Bilang anak, hindi mo obligasyon buhayin ang pamilya mo. Pero kapag ikaw lang ang inaasahan nila, kahit nahihirapan ka, kakayanin mo. Kahit walang-wala ka na, hindi mo sila pababayaan. Kahit pa nga may sakit ka eh, pipilitin mong lumaban alang-alang sa kanila. Hindi dahil sa obligasyon mo to, kundi dahil mahal na mahal mo sila. Nanay, upo. Maaga po ako magsasara ngayon ha. Unang araw po kasi ng simbang gabi. Opo, ayoko po kasing pumalya. Alam niyo naman pong taon-taon pong panata yun, di ba? O, sige po. Bibilhan ko po kayo ng bibingka. Okay po. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay Marcos. Ang mga apostol ay magkakasamang nagkatipon-tipon kay Jesus at inulat sa kanya ang lahat ng mga bagay sa kanilang ginawa at itinuro. Sinabi ni Jesus sa kanila, "Sumama kayo sa akin sa isang ilang ganako at mamahinga sandali. Dahil marami ang pumaparoon at pumaparito, wala na silang panitumani." Kaya umalis silang mula ng baba patungo sa isang ilang ganako. At marami ang nakakakilala kay Jesus. Nagtakbuhan sila mula sa lahat ng mga lungsod at nauna pang dumating sa kanila. Sama-sama sila kay Jesus. Pagkalusad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao at nahabag siya sa kanila sapagkat sila ay parang matupang walang pasto. Sino ay barbecue at sila ay maraming pagan. Napalungkot na ang araw Ate, kain. Sige, si Nanay. Andiyan lang. Nay? Oh, Nay, ano ka ba? Tahan-dahan. Ako na nga dyan. Ito na yung bibingka ninyo. Salamat, anak. Nanay naman eh. Ilang beses ko po bang sasabihin sa inyo na mag-ingat-ingat kayo sa pagbubuha? Dahan-dahan lang po. Wala pa nga isang taon mula nung naoperahan kayo eh. Eh, alam ko naman. Ito naman, parang bata ako kung ituring eh. Paano kapag bumukas po yung tahinin nyo? Wala pa nga akong isang taon eh. Malaking gastos na naman yun ko sakali na eh. Tsaka alam nyo naman kung hanggang ngayon, hinuhulugan ko pa rin po yung ginastos ko para dyan. Ito naman kung makapagsalita o hindi naman mabigat yung gawain ko. Tsaka ayoko naman pati yan, iaasa ko pa sa inyo. Malakas pa naman ako. Ay anak, kompleto na yung ulam ha. Stella, huwag ka naman pautang ng pautang. Sobrang bait mo eh. Binabayaran naman po nila. Tuwing sweldo. Teka nga pala, yung dialysis mo, kamusta na? Hindi naman po ako pumapalya. Bukas po yung sunod kong schedule. Tsaka huwag niyo na ako intindihin na eh. Kaya ko naman po yung sarili ko eh. Oh, ayan na yung ni-request mong adobo ha. Sa Friday, magbayad ka na. Oo, salamat. Okay. O ikaw, anong gusto mo dito? Merong hotdog, may adobo. Adobo? Ay, hotdog na. Hotdog. O, sige.
Friday, ha? Okay. Bayad na. O sabihin mo sa kanila doon bumili na dito. Sige na. Uy, Beshi. Mukhang madami ka nang natitinda. Okay naman. Uy, ituloy mo na yung kwento mo. Alin yung embarrassing moment ko kagabi sa simbahan? Oo, yung ginawa mong throw pillow yung shoulders. Pagod lang ako, ikaw naman, kaya ako nakatulog. Hindi ko naman sinasadya yun. Cute ba? Gwapo ba? Ang OA mo. Alam mo, sa panahon ngayon, dapat hindi ka na-choosy. Anong gusto mo? Forever ka na lang SMP? Samahan ng malalamig ang Pasko? Malay mo, siya na yung forever mo. Tinulad mo naman ako sa'yo na hopeless romantic. Tsaka hindi naman pansarili yung pinagdadasal ko, kaya ako nagsisimbang gabi. Ang mahaba pong pila. Oo nga eh. Kanina pa tayo naghihintay. Ay, nako. Ayokong ma-high blood. Relax lang po kayo, Lola. Kaya nga, idol na idol ko po kayo eh. Kasi palaban talaga kayo. Ay, nako. Kapag dumating ka na sa ganitong edad at napagdaanan mo na ang lahat ng problema sa mundo, ay, magiging matapang ka rin kahit ayaw mo. Eh, ilan na bang taon ako nagda-dialysis? Oh, go lang ako, laban. Kaya ikaw, ha? Laban ka din, ha? Oo oh, naman po, hindi naman po ako susunod. Bata ka pa eh. Iha, huwag mong mamasamain ang tanong ko, ha? Kasi ang tagal na kitang nakikita dito. Eh, bakit? Bakit wala akong nakikita ang nakakasama mo? Wala kang boyfriend? Naku, wala ako. Hindi huuso sa akin ang ganun. Eh, bakit naman? Sayang naman. Sa ganda mong yan. Anak ko, ipapakilala kita dun sa anak ko, ha? Jack, magugustuhan mo siya. Mabait, masipag, business-minded. Yun nga lang, pihikan sa babae. Tara, dun tayo, banda. Beshi, ang gwapo niya. Gwapo niyo. Parang familiar siya. Siya ba yung kinikwento mo, Besh? Shhh, umayos ka na sa simbahan tayo. Magmimisa na ulit ka dito. Paalis ka na? Opo. Kailangan ko po kasi umuwi ng maaga. Inihatid ako ng anak ko eh. Sayang, di kayo nagpang-abot. Hintayin mo na, ha? Babalikan ako doon. Para magkakilala na kayo. Pasensya na po, Lola Melly, pero nagmamadali po kasi talaga ako, eh. Sa susunod na lang po, ha? Sige po. Sige. Ingat po. Ate, pwede ba akong humingi ng favor? Kasi umalis na si nanay, hindi ko na naabutan. Kung okay lang sana, iwan ko muna si Poyong. Saglit lang ako, promise. Magsasabit lang ako ng mga requirements ko sa agency. Sige. Oh, pero bilisan mo lang, ha? Baka mamaya, ako saan ka pa pumunta? Hindi, ate, babalik ako agad. Promise, ha? Sige. Poyong, magpakabait ka, ha? Huwag kang magpapasaway si tita mo. Bye-bye. Ate, una na ako. Sige, sige. Ah, sandali, Mildred. Oh. Dagdag mo na sa pang-application mo. Malaking bagay din na magtutulungan na tayong dalawa para sa panggasa sa pamilya. Thank you, ate.
Sige na, sige na. Malilit ka. Matraffic ka pa. Sige, babalik ako agad. Good luck, ha? O, ma, paano? Mauna na ako. Babalik ako sa opisina, ha? O, sundin okay. Mo ako. Mamaya ako. Coding ako, ha? Coding? Baka mahuli. Baka mahuli yung driver nyo. Sige, balikan ko kayo, ha? Ingat po ka dyan. Ingat. Okay, bye-bye. Ay, Estela! Si Romeo, anak ko! Siya yung matagal ko na gustong ipakilala sa'yo. Oh, ma. Eh, kilalang-kilala ko na po siya. Magkakilala na po kami. Naku, tingnan mo nga naman ang kapalaran. Ano? Mas naon ang paggumawa ng paraan kaysa sa'kin. Oo. Oh. Oh. Hindi ka ba inantok? Hindi. Okay. Ma, mauna na ako, ha? Anak, ingat, ha? Okay, ha? O, sige, bye-bye. Okay ba, anak ko? Pwede? Pasado? Uy! Kumusta ikaw na naman? Oo nga, lagi na lang tayo nakikita. Ikaw yung kinikwento ng mami na madalas kayo nagsasama sa dialysis. Lagi ka rin niyang kinikwento sa akin. Halos lahat nga nang nangyari sa'yo, alam ko na eh. Naku, si mami talaga. Oh. Kung ano naman sinasabi sa'yo. Ay, ano naman na kinuwento nun? Tito mo na, ba't nga pala nagda-dialysis? Kasi yung nanay ko nagkasakit. Kaya kinailangan kong i-donate sa kanya yung isa kong kidney. Kaya lang, ako naman yung nagkasakit. Kaya ako nagta-dialysis. Oh, huwag kang maaawa sa akin, ha? Pareho lang kami ng mami mo. Laban lang ng laban. Miss yung aking pakidagdag, ha? Dagdagan mo kasi paborito yan ng mami ko, eh. Salamat. Bagay ka bang nagsisimbang gabi? Nabubuo mo. Last year. Hindi nga ano po eh, kasi last day na lang. Ay, salamat ako. Eh, kasalanan ko rin naman dahil marami akong Christmas party. Gusto yung bayad, ha? Yung totoo. Yung totoo niyan, nakahiwalay kami ng girlfriend ko eh. Yun. Eh, ikaw naman. Kompleto mo. Oo. Para sa pamilya ko. Ngayon akin kasi panata ko na rin para kay mami. Sana gumaling siya kaagad. May mga bagay sa mundo na kahit anong gawin mo, mangyayari at mangyayari. May mga tao kasi na kahit hindi mo hinahanap, kusang dumarating. Gaya ng lalaking to. Lagi na lang kaming nagkikita, tapos nakakatabi ko pa sa simbang gabi. Para siyang destiny na bigla-bigla na lang dumating sa buhay ko. Ano kaya ang magiging papel niya? Uy! Lola Meli! Kumusta? Mabuti naman. Baon na kayo sa amin. Oo. Lola Meli, Nanay Lydia ko po. Ay. Po. Nay, si Lola Meli, tsaka yung anak niya si Romeo. Basta, basta. Ito, magiging kaklasmate na naman ako ng anak. Kamusta po? Sama ko lang si Mami. O, sige.
Anak, gamot mo. Salamat po, Nay. Uy, napansin ko kanina, malapit ka dun sa... Ano nga palang pangalan ng lalaking pinakilala mo sa akin kanina? Romeo po, magkaibigan lang naman po kami, Nay. Tsaka alam niyo naman po yung priority ko. Anak, hindi yun. Pinaalalahanan lang kita. Ayoko kasing masaktan ka, di ba? Nasaktan ka na dati dun sa Ramon na yun. Nalaman niya may sakit. Hindi lahat ng tao pare-pareho. Nanay mo ako, anak. Hangad ko lang naman kapakanan mo. Oh, huwag kakalimutan naman yung gamot mo, ha? Sige. Sir, meron po tayong client meeting with Mr. Chuba today. Ha? Eh, ngayon na ba yun? Ako. Tignan mo na, eh, pwede mo bang i-postpone yun sa bayang araw? Eh, may halakad ako eh. Mukhang bis na bis tayo, sir, ah. Mukhang mangliligaw ka ngayon, ah. Tignan mo na, paano mo alam? Eh, sir, hanggang dito, amoy ko yung perfume nyo. Hindi ba nakakahiya? Mukhang simple nga lang itong suit ko eh. No, okay na ba ito? Sir? Di ba nakakaya? Dapat nga dati niyo pa yung ginawa eh. Sayang naman yung gandang lalaki niyo. Tsaka sir, minsan, kailangan din natin bigyan ng layo yung sarili natin. Lalo na sa love. Sige na nga. Okay ka na ang bahala din ha. Ikaw na magpaliwanag. Salamat ha. Huwag ingat po. Tao po! Si Stella po. Wala si Stella eh. Sige, salamat ho. Ah, sandali. Pwede ba tayong mag-usap? Didiretso yun na kita. Maraming pang pangarap ang anak ko. Kaya kung may bahala kang saktan siya, paglaruan siya, mas mabuti pa ngayon palang layuan mo na. Wala ho akong masamang balak sa anak ninyo. Maganda ho ang intensyon ko sa kanya. Dapat lang. Kasi may pinagdadaanan ng anak ko eh. Huwag mo na sana dagdagan. Hindi ako. Uy, Beshi, masama yan. Hindi ka nagpapadialysis. Eh, tsaka na siguro. Wala kasi akong budget ngayon eh. Eh, ba't di mo muna sinabi sa akin? Eh, di sana. Pinahiram kita. Okay lang. Alam ko namang marami kang gastusin. Eh, naku, Beshi. Paano kung may mangyari sa'yo masama? Alagaan mo yan sarili mo. Eh, ngayon lang naman ako pumali. Kailangan kasi ng kapatid ko ng pang-placement fee niya. Sayang naman kung hindi siya makaalis, di ba? Malaking tulong din yun sa pamilya namin. Eh, naku, bahala ka nga dyan, Beshi. Stella, hindi ka rin ba nakapag-dialysis kahapon? Hindi po eh, kasi kinailangan ko po samahan yung kapatid ko sa agency. Kayo po. Eh, ako din eh. Sumama ang pakiramdam ko. Nakikita pa ba kayo ng anak ko? Kayo na ba? Mami! Di ba kasi... Ay! Anak! Yeah? Anak! Eh, likat dito. Dito! Mag-usap kayong dalawa. Ano mo naman dapat pag-usapan? Ayusin niya. Ay! Ay! Ma! Ay! Ma! Lars! Lars! Hila ko kayo! Ma! Mami! Lola Mili! Ma! Nurse!
Nurse! Mama Meli! Magpakatatag ka, Romeo. Hindi magiging masaya ang mami mo kapag nakita ka niyang ganyan. Hindi lang naman ikaw ang nawalan eh. Pati ako naulila din. Kasi parang nanay ko na rin si Lola Meli eh. Hindi mo ako maintindihan. Di ba, iwanan mo na ako. Gusto ko muna mapag-isa. Kung kailan magiging maayos na sana ang lahat, tsaka naman nawala si Lola Meli, si Lola na ang tanging hangad ay maging maayos ang lahat sa amin ni Romeo. At kasabay ng pagkawala ni Lola, ang unti-unting pagkawala ng interes ni Romeo. Miss Torres, kahit na hindi mo tiniloy ang dialysis mo, the results are okay. Talaga po? Yes, but still, you have to take your medications, ha? Para tuloy-tuloy ang progress mo. Is that okay? Sige po. Salamat po, Doktora. Romeo! Romeo, may ibabalita ako sa'yo. May problema ba tayo? Bakit iniiwasan mo ko? Bakit hindi mo sinasagot yung mga text at tawag ko sa'yo? Wala, busy lang ako. Kaya ba ngayon ka na lang ulit nagsimba? Ganun ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Anong ginagawa mo sa buhay mo, Romeo? Wala na si Mami. Wala nang dahilan ang lahat. Kaya sumusuko ka na? Ganun ba? Ganun-ganun na lang yun? Andito naman ako ah. Hindi ba sapat na dahilan yun para magpatuloy ka sa buhay mo? Stella, wala naman tayo eh. Kalimutan mo na yun. At saka meron kang pamilyang inaalagaan. Wala akong intensyon agawin ka sa kanila. Kalimutan mo na ako, Stella. Masasaktan lang tayong dalawa. Kinausap na ako ng nanay mo. Ano ba pinagsasasabi mo? Hey! Stella, anak! Ate! Approve na working visa ang kapatid mo. Stella? Anak, di ka ba masaya? May problema ba? Di ba dapat kayo ang tanungin ko niyan? Nag-usap kami ni Romeo. Nay, bakit niyo ako siniraan sa kanya? Bakit kailangan ninyong pakialaman yung buhay ko? Hindi pa ba sapat na binigay ko na ang lahat sa inyo, buong buo, pati buhay ko? Ate. Nay, bakit kailangan yung gumawa ng kwento para iwasan ako ng tao? Grabe ka naman magsalita kay nanay. Ano po ang mag-away-away?
Anak, ayoko lang naman maulit yung nakaraan. Ikaw lang naman iniisip ko. Ayoko masasaktan ka ulit. Baka sa tingin ninyo, hindi ako nasasaktan ngayon dahil sa ginawa ninyo? Ang daya-daya nyo naman na eh. Pati ba naman yung natitirang kaligayahan ko, kukunin nyo pa? Anak, hindi naman ganun yung gusto kong mangyari. Kung alam ko lang, sana hindi ko na kayo tinulungan noon. Nay! Wala na akong ibang inisip kundi ang kapakanan ng pamilyang to. Nihirapan ako ngayon sa sakit na to. Dahil iniligtas ko kayo noon. Dahil gusto kong maduktungan pa ang buhay ninyo. Alam mo, kung sawa ka na sa pamilya mo, eh di lumayas ka. Kung alam ko lang na balang araw isusumbat mo sa akin yung pagbigay mo ng kidney mo sa akin, sana inayaan mo na lang ako mamatay. Sana pinabayaan mo na lang itong pamilyang to. Nay! Kapag binigay mo ang lahat, anong katiyakan na may babalik na pagpapala sa iyo? Kailangan bang laging ikaw na lang ang magbibigay? Paano naman ako? Paano naman ang sariling buhay at kasiyahan ko? Tita, Tita, huwag na po kayong umalis. Tita, ako na lang po magsusuri para po sa kanila. Sige na po, Tita. Basta huwag na lang po kayong umalis. Nahigalit ka pa ba sa akin? Anak, sa dami ng sinakripisyo mo para sa pamilya, para sa akin, parang wala naman akong dahilan para magalit sa'yo. Ay, pasensya ka na. Inasaktan lang naman po ako sa ginawa ninyo sa akin, eh. Sana naman po maintindihan nyo naman po yun, Nay. Anak, may kasalanan din naman ako. Nang himasok ako sa buhay mo. Sa kagustuhan kong hindi na masaktan ang anak ko. Nakalimutan ko na may sarili ka pa ng buhay. Anak, patawarin mo ako. Meron kang gustong tao. Mahal na mahal mo siya. Alam mo, ito na. Mahal mong tao ito. Okay? Hanggang saan ano ang gagawin mo sa kanya, para sa kanya? Siyempre, sir, lahat. Lahat? Paano lahat? Lahat is lahat. Eh kasi, mahal mo eh. So, handa kang mag-sacrifice. Kasi, gagawin mo yung lahat, sir, dahil gusto mo. At saka, kaya naman po tayo nagmamahal, hindi para maging tayong masaya, kundi para maging masaya yung taong mahal natin. Teka muna, kahit na alam mong... Kahit na alam mong mawawala din siya sa'yo. Medyo mahirap yan, sir. Pero, ganun, laban pa din. Part yun ng pagmamahal, sir. Yung mabibigo ka, merong sakit,
Pero ang importante, na iparamdam mo na mahal mo siya, tsaka na ipakita mo. Kesa naman po, sir, hindi yun nasabi. Naging duwag ka lang. Ate, alam ko malaki yung pagkukulang ko dito sa pamilya na to. Pero sana, bigyan mo ko ng chance na bumawi. Tsaka thank you kasi mahal na mahal mo kami ng anak ko. Stoy, ano ba kayo dyan? Kain na, lalamig ang pagkain. Diyos mo. Dating lang kami. Alam ko naman eh. Ay. Apo. Stella. May naghahanap siya. Stella. I'm sorry naging duwag ako. Hindi ko pinaglaban ang pagmamahal ko sa Ernie. Nagkamali ako. Pero kahit na sinasadya ako na hindi ito pa dan lahat, ikaw pa rin ang binigyan ng Diyos sa akin. Stella, kahit na wala na si Mama, ikaw pa rin ang pinakamagandang regalo binigay sa akin. I love you.